Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, December 20, 2022. Ako po si Micaela Ilaw at ito ang Balitang A to Z. As much as possible, I want to spend time with my family. Limang araw bago magpasko, umuwing OFWs, dagsana sa mga paliparan. Habang ang biyahe sa ilang terminal ng bus, punuan na rin. I'm very honored to be communicating the message and programs of this administration, of course, in an accurate and effective way, and I will do my best. TV host na si Daphne Oseña Paez, itinalaga na bilang bagong press briefer ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dapat ang Department of Health itingnan niya kung ito ba yung orderin natin sa susunod, ay magagamit pa talaga ito para sa ating mga health workers o mga kababayan. At Alliance of Health Worker, hinimok ang gobyerno na payagan na ang pagtuturok ng second booster sa general population. At sa ating balitang malakas maka-good vibes, paano nga ba mangaroling ng bongga? Alamin sa mga binatilyong ito. Magandang gabi. Pambungad nating newscast, dagsana sa mga paliparan sa bansa ang mga balikbayang OFWs para makahabol sa Pasko. Habang ilang biyahe ng bus papuntang probinsya, punuan na rin. May balitang A to Z si Ace Cruz. Mahigpit na yakap at halik. Ito ang sumalubong sa overseas Filipino worker na si Jason mula Kuwait nang umuwi ng bansa para makahabol sa pagdiriwang ng Pasko. Yung umuwi ng Pasko, isa sa pinaka-importanting, I would say, occasion sa loob ng isang taon. So it's very, very important na kasama mo yung pamilya mo during Christmas season. Bitbit na rin ni Jason ang mga regalo sa mga anak dahil sa halip na mag-aksaya ng oras sa pamimili, ilalaan na lamang niya para sa bonding ng kanilang pamilya. Ayoko na rin dumagdag doon sa Christmas rush, sa dami ng sasakyan, dami ng tao na nagpupunta sa mall. As much as possible, I want to spend time with my family. Habang karamihan ay abala sa pag-uwi dito sa Pilipinas para makahabol sa Pasko, mailan tayo mga kababayan ang lalabas naman ng bansa para mangamuhan. Kailangan ko talaga umalas dahil para sa future nila. Mahirap naman po i-depende sa iba yung future ng mga anak ko. Akala ko nga po makakapag-Christmas po ako ngayon kasi unang Christmas ko pa sana dito sa Pinas. Pero aalis na po. Bukod sa kanila na palabas ng bansa, punuan na rin ang mga biyahero pabalik ng Pilipinas. Kaya naman, ipinag-utos na ng pamunuan ng Manila International Airport Authority ang maximum attendance sa mga tauhan ito, gayon din sa panig ng airline companies. Lalo't sa kanilang monitoring, mula December 1 hanggang 15, pumalo na sa 1.6 million na mga biyahero ang naitala sa mga paliparan. Fully booked na ang biyahe ng ilang bus papuntang Baguio City. Habang ilang biyahe pa norte na may slots pa, wala nang patid ang pila ng mga pasahero gaya sa bus terminal sa Cubao sa Quezon City. Ang iba nga, magdamagan ng paghintay makasakay lang pauwi ng kanilang probinsya para hindi na makisabay sa dagsa ng tao habang papalapit ang Pasko. Magandang before Christmas to avoid the, yung dagsaan ng mga tao. Para po hindi maipit sa dami ng pasaherong uuwi ng probinsya. Ang PTEX naman, inaasahang papalo ng hanggang 170,000 arawang pasahero na dadagsa sa terminal para makauwi ng kanilang probinsya ngayong holiday season. Posibleng dalaan nila ito ng mas maluwag na COVID-19 restrictions. Ang estimate natin nitong Christmas week, talaga mag-average tayo ng 160 to 170,000 passengers per day. Kaya naman puspusan ng ating paghahanda dito. Tiniyak ng PTEX na kanilang sisiguruhing sapat ang bus na babiyahe para may sakay ang mga uuwi ng probinsya. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Abiso naman sa mga motorista, inilabas na ng MMDA at Quezon City ang mga alternatibong ruta para hindi na makaabala sa publiko sa gaganaping Parade of Stars ng Metro Manila Film Festival 2022 bukas ng alas 4 ng hapon. Magsisimula ang parada sa Quezon Avenue mula Mabuhay Rotonda hanggang Quezon Memorial Circle. May alternatibong ruta sa mga pupuntang North EDSA mula Mabuhay Rotonda, I. Rodriguez, gayon din sa Del Monte. Kaya naman, dagdag pasensya ang panawagan ng MMDA sa mga motorista dahil inaasahan ang pagbagal ng daloy ng trapiko sa mga dadagsang taga-suporta ng MMFF.
Mga ka-A to Z, nakapamili na ba kayo? Sa Divisoria, presyong 10-10 at 20-20, pero sa panahon ngayon, may mabibili pa bang 20 pesos na panregalo ngayong Pasko? Narito ang balitang A to Z. Taon-taon namimili ng regalo si Celeste. Ang kanyang 3,000 dalang pera noon, nagkakasya na raw para sa lahat ng kanyang inaanak. Pero iba na ngayon, dahil ang kanyang 4,000 piso, parang kulang pa. 4,125 isa, kaya ang hirap ano ngayon, lalo na kung marami kang inaanak, mahirap ipamigay kung magkano magkakasya yung budget mo. Magkano ba budget ngayon? Ano lang, 4,000 lang yung dala ko, eh kaya naghanap ako ng mas mura. Dagdag niya, dati nakakabili siya ng 11 pesos na mga laruan. Pero ngayon, 25 pesos na ang pinakamura na mabibili niya. Dati kasi yung mga laruan nilang ganito, parang 11 or 12 pesos lang nung hindi pa nagpa-pandemic. Ngayon, parang 25 isang piraso eh. Kaya ang laki ng itinaas na mga bilihin. Hirap na rin pagkasahin ng ninang na si Rachel ang kanyang pera para sa lahat ng mga inaanak. Hindi na kasi aniya ganoon kamura ngayon ang mga tindang laruan sa Divisoria. Mas mababa dati compare sa ngayon. Siguro dahil sa tumaas yung gasolina. Tumaas din yung presyo ng paninda. Magkano po ba dati? Dati, makukuha namin to ng 20. O ngayon, 25 na. Tumaas ng 5 pesos. So, magkano po yung budget niyo, ate? Tapos ilan-ilan yung re-regaluhan niyo? Budget namin, budget ko 1,000 lang, kaya dito lang kami nagtiyaga sa mababa ang presyo. Ayon sa tindera na si Shaira, nagtaas kasi ng presyo ang kanilang mga supplier. Kung tutuusin, sagad na ang presyo nila na 25. Dati po 20 lang, ngayon dos-dos na lang po itinutubo namin dito. Ganun po. Bakit? Di bali na po kasing mas maliit yung tubo, basta maramihan naman po yung kuha. Yun, doon na lang po kami bumabawi. Para sa ilang mamimili, sulit naman na ito kesa sa ibang pamilihan. Isa ang Divisoria sa mga dinadagsa lalo na ngayong Pasko. Paalala lang sa mga mamimili na tiyaking maayos pa rin ang produkto na bibilihin kahit na mura para di masayang ang pera. Bumungad naman kaninang umaga sa motorista ang dagdag presyo sa produktong petrolyo. 2 pesos at 90 centavos ang idinagdag sa kada litro ng diesel. 1 peso at 65 centavos sa kerosene, habang 70 centavos na dagdag sa kada litro ng gasolina. Sinabi ng Energy Department, bunsod ito ng pagtaas ng presyo sa world market dahil sa pagpigil ng European market sa Russian oil at ilan pang international issues. Nababahala ang ilang ekonomista na posibleng lumala pa ang problema ng ekonomiya ng bansa sa 2023. Sinabi ni Professor Emmanuel Leyco na ito'y dahil sa patuloy na inflation o pagmahal ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. At banta ng global recession kung saan marami ang posibleng mawala ng trabaho at negosyong magsasara. Naniniwala rin si Leyco na posibleng bumagsak muli ang halaga ng piso kontra dolyar kapag natapos na ang holiday season kung saan dagsa ang remittances ng mga OFW. Iginiit ni Leyco na hindi sagot ang pagtataas ng interest rates para mapabagal ang bumibilis na inflation rate. Noong Nobyembre nang umakyat pa sa 8% ang inflation rate sa bansa na pinakamabilis mula 2008. Sinundan naman ito ng pagtaas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng 5.5% sa interest rate na pinakamataas sa nakalipas na 14 na taon sa pag-asang mapapahinto ang inflation. Talaga pong nagtataasan ng mga presyo ng bilihin sa buong mundo. At ang sagot nila ay pagtaas ng interest rate. Pero ang interest rate is not exactly positibo na makakapagpabagal ng inflation dahil ang interest rate mismo ay makakapagbigat pa rin sa mga dinadala na utang ng mga mamamayan at saka ng mga kumpanya. At ipinapasa rin po yan sa mga mamimili. Kung kaya yun din ang sanang makita ng ating pamahalaan, hindi lahat ng ginagawa sa Amerika ay pwede nating kopyahin. It
Itinalaga bilang bagong press briefer ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang TV host na si Daphne Oseña Paez. Ayon kay Oseña Paez, handa na siya sa responsibilidad na ibinigay sa kanya. Dating naging reporter at lifestyle show host si Oseña ng ABS-CBN noong 1990s. Naging anchor din ito ng isa sa mga palabas ng istasyon na World Tonight. Nagtrabaho rin si Oseña bilang Goodwill Ambassador ng UNICEF at nakakuha ng degree in Fine Arts mula sa University of Toronto sa Canada. I'm very honored to be communicating the message and programs of this administration, of course, in an accurate and effective way, and I will do my best. Hindi pa man tapos ang investigasyon sa 34 na nawawalang sabungero, sinibak na ang 5 pulis sa Laguna matapos umanong masangkot sa pagkawala ng isa pang sabungero. May balitang A to Z si Giselle Simon. Nasasangkot ngayon ang 5 pulis sa pagkawala ng isang sabungero sa Laguna noong 2021. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, 3 sa 5 pulis ang kakasuhan ng criminal at robbery. Ito ay sina Sergeant Daryl Panghanggaan, Patrolman Roy Navarte, at Rihil Brosas. Lusot man sa kasong kriminal, sibak rin sa serbisyo sina Police Lieutenant Henry Sasaluya at Police Master Sergeant Michael Claveria. Meron na po silang na-file po na admin case related nga po dito sa pagkakasangkot nila doon sa pagdukot dito sa isang master agent nga po ng isabong noong August 2021. At I understand ay kapipirma lang nung desisyon para sila ay madismiss na sa serbisyo at iniintay na lang natin yung official proof of service doon sa mga concerned PNP personnel. 5 po ito. Sa ngayon, nasa restrictive custody na ang 5 pulis. Samantala, itinatanggi naman ng Philippine National Police ang unang pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na patay na ang mga hindi pa nakikita mga sabungero. And we are still treating this the 34 are still missing dahil wala pa naman po talaga tayong proof of life na nakukuha at na-obtain to give us an indication na patay na nga po itong mga ito. Sinabi ng PNP, patuloy na gumugulo ang investigasyon sa mga nawawalang sabungero. Pero sa ngayon, wala pa silang nakukuhang impormasyon. Para sa balitang A to Z, Giselle Simon. Hinihimok ngayon ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang publiko na mayroong talento sa cybersecurity na makiisa sa kanila para matugunan ang tumataas nitong global demand. Ibinunyag kasi ni DICT Secretary Ivan John Uy na kailangan nila ng 3 milyon na cybersecurity experts. Plano kasi ng DICT na maglunsad ng mga programa upang tumaas ang mga investment at itaas ang nalalaman ng mga Pilipino pagdating sa cybersecurity, software engineering at iba pa. One country has asked me, they need 100,000 software engineers. Can the Philippines supply them? Sabi namin medyo that will be challenging. So dapat makahabol tayo, no? We need to build up those competencies. Ang patuloy na pag-angkin ng China sa kanlurang dagat ng Pilipinas ay nagpapakita ng lubos na pagbabalewala sa kasunduan na nakasaad sa international law. Sinabi ni Senator Francis Tolentino, bagamat hindi kailangang magpaliwanag ang China sa mga paratang, dapat aniya ay aminin nila ang paglusob na ginagawa ng kanilang Coast Guard sa Philippine Waters. Dagdag ng senador, maaring tingnan ng gobyerno ang iba pang paraan upang igiit ang mga karapatan sa teritoryo ng bansa sa mga lugar na inaangkin ng China. They have ignored it and their manner of incremental and continuous ignoring of our protests would just show that this is a trend, this is a pattern, so to speak. But what the government has been doing, and even the previous administration has done, is correct. Even if they don't reply, it keeps on piling up, and later on it can be used against China by the international community, by our government as well, to justify the violations being done even after the issuance of that arbitral ruling are continuing. Binigyan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng 20,000 piso ang 17 dating rebelde na piniling mamuhay ng normal matapos magpailalim sa rebeldeng grupo na CPP-NPA.
Ipinahayag pa ni Undersecretary Alan Tanusay na sa mga darating na taon ay patuloy na naglaan ang DSWD ng pondo para lamang sa mga sumukong mga dating rebelde. Inatasan na rin niya ang ilang kawaninang kagawaran na tingnan at subaybayan ang kapakanan at sitwasyon ng mga sumukong rebelde. Nakamonitor din ang PNP at AFP upang masiguro ang kanilang tuloy-tuloy na pagbabagong buhay at hindi na muling manumbalik sa dati. Ang isa sa mga proseso o safeguards ng DSWD ay meron tayong tinatawag na mga case managers sa DSWD. Ang case managers ay mga social workers, di ba pang mga kawani, na nagmamonitor sa mga beneficiaryo, kagaya po ng nandito ngayon ng mga former rebels. Minomonitor po sila from time to time, minomonitor sila at kinakausap periodically upang kamustahin at tanungin kung ano pa yung mga iba pang mga pangangailangan nila. Bahagya hanggang malalakas na pag-ulan pa rin ang mararanasan sa Bicol Region, Eastern Visayas, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Bunsod pa rin ang shear line at epekto ng low pressure area. Maging sa Davao Region at natitirang bahagi ng Caraga. Dahil dito pinag-iingat ng pag-asa ang mga apektadong lugar mula sa pagbaha at landslides. Samantala, mararanasan din sa Metro Manila, Cagayan Valley, Carr, Calabarzon, Oriental, Mindoro at Marinduque ang maulang panahon dahil naman sa northeast monsoon. Susunod, Alliance of Health Worker hinimok ang gobyerno na payagan na ang pagtuturok ng second booster sa general population. At sa ating balitang malakas maka-good vibes, paano nga ba mangaroling ng bongga? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nais nang buksan ang grupo ng mga health worker ang second booster sa publiko para di masayang ang mga bakuna. Pero ayon sa DOH, mas epektibo kasi ang second booster sa vulnerable sector, dahilan kaya di pa ito pinapayagan sa buong populasyon. May balitang A to Z si Kim Salinas. Hinimok ng grupo ng mga health workers ang pamahalaan na payagan ng maturukan ng ikalawang COVID-19 booster shot ang general population. Nababahala kasi sila na baka masayang ang mga bakuna pag hindi agad nagamit. Sa ngayon kasi may comorbidities at senior citizen lang ang pinapayagan na turukan ng second booster shot. Dapat ang Department of Health titingnan niya kung ito ba yung orderin natin sa susunod ay magagamit pa talaga ito para sa ating mga health workers o mga kababayan. Kasi alam naman natin na yung sa bakuna, no? Yung mga dating bakuna naman ay isang injection lang, tuloy-tuloy na yung immunity ko. Ano? Pero ito ngayon parang negosyo talaga. Pero paliwanag ng Department of Health sa hiling ng Alliance of Health Workers o AHW. Yung second booster shots, kaya naman po ito na irekomenda because may lumabas na ebidensya that it gives more protection especially to our elderly and those with comorbidities. Aminado si AHW President Robert Mendoza na hamon na ngayon ang pagbabakuna sa mga health workers dahil sa kumpiyansa ng mga ito laban sa COVID. Kasunod dito ng plano ng pamahalaan na bumili ng bivalent vaccine na sinasabing epektibo laban sa orihinal at Omicron strain ng COVID. Huwag tayo magsayang ng mga pera natin kasi alam naman natin, hindi nga nabibigay ang mga benepisyo ng mga health workers yung health emergency allowance isang taon na. So dun sa bakuna, tingnan natin kung ito ba ay yung total population ba, ito ba yung mga willings. Hindi sana bulto-bulto ang kukunin agad kasi ito yung mga nasasayang. So dapat may estimate po sila kung ano ba yung pangangailangan talaga at sino ba yung pwedeng bigyan. Nandun pa rin tayo dun sa objective na yun na talagang maubos natin o magamit natin ang mga current stocks natin ng monovalent vaccines. Itong pagbili natin ng bivalent vaccines, hindi po ito para dagdagan lang ang stocks. Dagdagan lang natin ang stocks kaya tayo bibili.
kaya tayo bibili because there is a special or specific intent. Kaya tayo nangangailangan ng bivalent vaccines. Sumulat na ang DOH sa kanilang mga eksperto para talakayin at pag-aralan ang pagtuturok ng ikalawang booster shot para sa lahat. Sumulat na kami uli sa ating Health Technology Assessment Council para gawin na uli nila yung review nitong second booster shots kung pwede na uli natin mabuksan yung pag-uusap about using it to the rest of the population. Samantala, nagpaalala naman ang kagawaran sa publiko ngayong panahon ng Kapaskuhan na lalo na sa mga sakit na pwedeng makuha bukod sa COVID-19. Ito pong influenza, ito po yung tinatawag natin na trangkaso sa Tagalog. No? So, yung mga symptoms po ng influenza are basically similar to the symptoms of COVID-19. Kaya ang paalala po natin sa ating mga kababayan, dahil ito naman po ay ating paalala rin para dun sa mga nagkaka-COVID, as soon as you experience symptoms, kahit na hindi nyo pa alam kung COVID o trangkaso lang yan, mag-isolate muna po tayo. Kapag nag-isolate na po tayo, we can already contact our physicians. Dagdag pa ng kagawaran, dapat magkaroon din ng disiplina ang bawat Pilipino sa pagkain at pag-inom ng nakalalasing na inumin, lalo na't kaliwat kanan ng selebrasyon na ngayong Kapaskuhan. Para sa Balitang Ito Z, Kim Salinas. Mas maraming irregularidad pa ang natuklasan sa loob ng New Bilibid Prison ng Bucor Chief Gregorio Katapang Jr. at isa na dyan ang pagkakasangkot di umano ng dating opisyal ng Bucor na si Ricardo Zulueta sa pananaksak sa dalawang inmates. Sinabi ni Bucor Chief Katapang na may patunay sila na kasama ang mga dating opisyal ng Bucor na si Ricardo Zulueta sa pagsaksak sa dalawang inmates sa NBP ng dating Bucor Chief Gerald Bantag. Dagdag pa ni Katapang na sa isang internal investigation na kanilang ginawa ay lumalabas din ang pagkakaugnay ni Zulueta sa pagbebenta ng mga kontrabando sa Bilibid. When the two PDLs were being hurt or tortured, he was there. He was present. And he did not do anything to stop the torture or the human rights violation happening inside the office of Zulueta. Bumagsak pa lalo ang consumer confidence o ang tiwala ng mga consumer na makabili ng isang produkto sa huling quarter ng taon. Base sa Consumer Expectation Survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas, bumaba sa negative 14.6% ang consumer confidence sa fourth quarter ng 2022 kumpara sa negative 12.9% noong third quarter ng taon. Samantala, positibo ang siyam mula sa 10 Pilipino na haharapin ang nalalapit na bagong taon ng may pag-asa. Ayon sa Pulse Asia Survey, 8% ang hindi masabi kung sila ay hopeful o may nakikitang pag-asa para sa 2023, habang maliit na porsyento lamang o nasa 0.1% ang nagsabing wala silang nakikitang pag-asa. Sang-ayon ang maraming bansa sa makasaysayang deal sa pagprotekta sa kalikasan. Sa ibang balitang overseas, nag-anunsyo ng joint drills ang Russia at China. Ang balitang overseas hatid ni Billy Torres. Iba't ibang bansa ang lumahok sa makasaysayang kasunduan na protektahan ang kalikasan sa ilalim ng UN Biodiversity Summit sa Montreal. Idineklara ng COP15 Nature Summit, Chinese Minister of Ecology and Environment ang nasabing deal. Delegates at the COP15 UN Biodiversity Conference in Montreal agreed on a new global biodiversity framework. We are finally starting to forge a peace pact with nature. Sa ilalim ng kasunduan, target na ingatan ng 30% ng mundo hanggang sa taong 2030 at bumuo ng 30 bilyong yearly conservation aid para sa pagpapaunlad ng kalikasan. Itinuturing naman ito ng mga eksperto bilang pinakamalawak na conservation commitment sa kasaysayan. This framework is an important step for determining diplomacy and I urge all countries to deliver. Inanunsyo ng Russia ang magiging pagluhok nito sa naval exercises kasama ang China ngayong linggo.
Sa harap yan, ang hamon sa ugnayan ng dalawang bansa mula sa pressure na ibinabato ng West. Ayon sa Russian Defense Ministry, magsisimula ang drills bukas at tatagal hanggang sa December 27 sa East China Sea. Magsasagawa ang mga ito ng live firing ng mga missiles, artillery at ilang pang aktibidad. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres. Wala pang desisyon kung mananatili pa rin si French football team's na coach si Didier Deschamps. Ito'y matapos na talunin ng Argentina ang France sa finals ng FIFA World Cup 2022. Ayon kay Coach Deschamps, ipauubayan na lang niya sa French Football Federation ang pagpapasya kung tatanggalin ba siya o mananatili sa koponan. Handa naman aniyang tanggapin kung anong magiging desisyon ng French Football Federation. At sa ating balitang malakas maka-good vibes, paano nga ba mangaroling ng bongga? Manatiling nakatutok, kayo po ay nanonood ng Balitang A to Z. Sa ating showbiz balita, megastar Sharon Cuneta ay binahagi ang mga larawan ng kanilang masayang selebrasyon ng 22nd birthday ng kanyang anak na si Kaki. Larawan ng isang masayang dinner party kasama ang buong pamilya ang ibinahagi ni megastar sa kanyang mga tagahanga. Masaya si Mega dahil sa matagal na panahon ay muli silang nakumpleto para ipagdiwang ang espesyal na araw para sa anak na si Kaki. Present sa selebrasyon ang asawang si Kiko Pangilinan at mga anak na sina Casey, Miel at Miguel. At soon-to-be mom Jessie Menjola pinasilip ang kanyang 37-week baby bump sa kanyang Instagram post na may caption na about to pop, proud na pinasilip ni Jessie ang kanyang 37-week baby bump. Bago ito, nag-post din ang mister niyang si Luis Manzano ng ultrasound ng kanilang baby girl. Ayon kay Luis, excited na silang makitang mag-asawa ang kanilang baby peanut. Sa ating balitang malakas, maka-good vibes, nagsimula na nga kamakailan ang Simbang Gabi. Hudyat na rin ito para maglabasan ang ilan para magsimula ng mangaroling. Ang grupo ng binatilyong ito abay bigay todo, dala ang mga instrumentong siguradong kakabog sa karamihan. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi sa amin. Sumali rin sa aming Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan kami sa aming social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ay mula sa Soviet physicist na si Yakov Zeldovich. Ayon kay Zeldovich, kung walang publisidad, ay walang kasaganaan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. 1, 2, 3, 4, 5, limang araw na lang, Pasko na. Sa ngalan ni Barbie Mulak, ako si Micaela Ilaw. Maging maalam, makialam, magandang gabi, Pilipinas!